seas, and the waves mount up to me. Still I put my trust to him. I choose to follow Jesus. I choose to follow Jesus. Friends and family might go away, but God's love will make me say, still I choose to follow. I choose to follow Jesus, even if there's surging seas and the waves mount up to me. Still I put my trust to him. I choose to follow Jesus. I choose to follow Jesus. Friends and family might go away, but God's love will make me say, still I choose to follow. Hallelujah. I choose to follow Jesus. I choose to follow Jesus, even if there's surging seas and the waves mount up to me. Still I put my trust to him. I choose to follow Jesus. I choose to follow Jesus. Friends and family might go away, but God's love will make me say, still I choose to follow him. Friends and family might go away, but God's love will make me say, still I choose to follow him. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sabi nga, masalamat po sa araw na ito, God. Naman ang mangyari, Panginoon, sa aming buhay, naman ang maging sitwasyon, mahirap man ito o magaan, iwanan man kami ng aming mahal sa buhay, bibiliin pa rin naming sumunod sa inyo. Walang bagay sa mundo nito na makapigil, Panginoon, sa pagsunod namin sa inyo. Purihin kayo, Panginoon, nawa ganun ang aming maging puso, God, bilang inyong mga anak. Hallelujah. Maging matatag sa aming pananampalataya, sa aming pagmamahal sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Holy Spirit, gabayan niyo kami sa akin na magsasalita, pati sa lahat na makikinig, Panginoon, ng devotion na ito. Gabayan niyo kami, Panginoon, ng inyong kapangyarihan, maintindihan at maunawaan namin ang inyong salita. Purihin kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po Panginoon, gandang umaga po sa bawat isa. Narito na naman po tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. At ang pinag-aaralan po natin, ang ginagawa natin ng series ay ang aklat ng ang sulat ni Apostol Pablo kay Tito. At nawa, no, ngayon matapos natin yung isang part ng verse 1. No, at namamangha nga ako sa Panginoon dahil yung ang aklat ng Titus ay hindi mahaba, no? Ilang chapter lang siya. Pero napaka-rich, napaka-lalim, napaka-masagana yung mensahe na hatid nito. Kaya nawa yung isang part ng verse 1 ay matapos natin ngayon. No, mga nakaraan na pag-aralan natin, no, yung
salitang bond servant, yung pagiging bond servant ni Apostol Pablo, nakita natin na hindi siya hindi siya tumanggap, no, hindi niya ipinamuhay yung kanyang karapatan, no, na makatanggap ng pinansyal na tulong mula sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, no, maliban dun sa mga taga-Filipos, no, pero hindi siya namimilit, sabi dun sa kanyang mga salita, no, at nakita rin natin yung kanyang pamumuhay dun sa salitang pagiging bond servant ng Panginoon, no, hindi siya tumanggap ng anumang kapalit kundi yung kanyang reward, no, sa paglilingkod ay yung makapangaral ng libre, no, na hindi hindi humihingi, nagdedemand ng kapalit, kundi makapag-share ng free of charge sa mga mananampalataya. Nakita natin nagkaroon siya ng part-time job bilang tent maker para makatulong sa iba, at nabanggit, hindi na natin masyadong re-reviewin na, baka maubusan na naman tayo ng oras ngayon, no, pero kung gusto niyo reviewin niyo po ay balikan niyo na lamang po yung mga nakaraang devotion. So ngayon naman po, titignan natin kung paano tayo maging bond servant ng Panginoon, no? Paano naman sa atin? No, nakita natin yung example ni Apostol Pablo, pero paano naman sa atin? So nalaman natin ng mga nakaraan na yung pagiging isang bond servant ay yung paglilingkod ng free of charge. No, hindi ka tumatanggap ng anumang kapalit sa iyong paglilingkod, no, sa iyong amo o sa anuman. No, at sa Biblia, nung ancient times, meron dalawang uri ng pagiging dalawang instances para maging alipin ka o maging slave, no? Marahil nababanggit na to ni Pastor Luis, kasi halos similar din yung introduction ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma. Pero reviewin na lang ulit natin, no, sa meron dalawang instances, dalawang pagkakataon na maging alipin ka ng isang tao noon. Nabasahin natin yung sa Deuteronomy chapter 15. Deuteronomy chapter 15. Simulan po natin sa verse 12. Babasahin ko po siya sa Tagalog. Ang salita ng Diyos version. Deuteronomy chapter 15 verse 12. Sabi dito, hanggang sa mga sumusunod po. Deuteronomy chapter 15 verse 12 hanggang 17. So basahin po natin, sabi dito sa verse 12, kung ang kapwa mo Hebreo, lalaki man o babae, ay ipinagbili ang sarili niya sa iyo bilang alipin at naglingkod siya sa iyo sa loob ng 6 na taon, kailangan palayain mo siya sa 7th taon. At kung pagpapalayain mo na siya, huwag mo siyang paalisin na walang dala. Verse 14, bigyan mo siya ng saganang hayop, trigo at katas ng ubas ayon sa pagpapala ng Diyos sa iyo. Alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto, at pinalaya rin kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Iyan ang dahilan kaya ibinigay ko ang mga utos na ito sa inyo ngayon. Verse 16, pero kung sabihin ng alipin mo sa iyo, hindi ko ako aalis sa inyo dahil mahal ko kayo at ang pamilya ninyo, at mabuti ang kalagayan dito sa inyo, dalhin mo siya sa pintuan ng bahay mo, butasan mo ang tayangan niya, at magiging alipin mo siya sa buong buhay niya. Ganito rin ang gawin mo sa inyong alipin babae. So, ang unang instance para maging alipin ka ay yung, for example, meron kang utang na hindi mabayaran sa isang tao, no? Ibabayad mo yung sarili mo, no? Kung maging alipin ka ng isang tao noon, no, katulad sa nabanggit dito sa Biblia, maglilingkod ka muna ng 6 na taon. After those 6 years ng paglilingkod sa amo mo, sa 7th year, papalayain ka niya.
At hindi ka lang niya papalayain ng empty-handed, no? Bibigyan ka pa niya ng parang ano bang magandang term doon? Parang reward sa iyong paglilingkod o yung share ng iyong paglilingkod sa kanya. No? So pwede kang maraming bagay, no, maliban sa utang kaya ka nagka magiging alipin, no? Pero yun yung isa sa pinaka-common. No, nagka-utang ka, hindi mo mabayaran, ibayad mo yung sarili mo, after 6 years ay papalayain ka, magiging ano, mawawala yung lahat ng utang mo, na magiging malinis ka sa pagkakautang mo o ano man sa iyong amo, at bibigyan ka pa niya ng reward, no, after those 6 years. Pero may isa pa na nabanggit, no? Sabi doon sa verse 16, pero kung sabihin ng alipin mo sa iyo na hindi po ako aalis sa inyo dahil mahal ko kayo at ang pamilya ninyo at mabuting kalagayan ko dito, dalhin mo siya sa pintuan ng bahay mo, butasan ang tainga niya at magiging alipin mo siya sa buong buhay niya. Ganito rin ang gagawin mo sa iyong aliping babae. Pag nagustuhan, no, ng alipin mo yung kalagayan niya dun sa iyo, sa ilalim mo, o na pamahal na siya sa iyo, sa pamilya mo, o talagang nagustuhan niya na yung paglilingkod niya sa iyo, pwede pa rin bumalik, no? Pero medyo matindi-tindi na to kasi iko-commit niya na yung buong buhay niya. May chance siya na makalaya siya sa iyo, no, na hindi na siya maging alipin at magsimula muli dahil dun sa mga resources na ibibigay mo sa kanya. Pero pag pinili niya magstay sa inyo, paghabang buhay na yon, no, matatawag doon ay bond servant. Pagiging bond servant, no? Kapag pinili niya na magstay, no? At napakatindi nito. Syempre, i-demonstrate katulad ng nabanggit yung commitment ng taong iyon bilang isang alipin sa pamamagitan ng pagbutas ng tenga. Para lang makita ng lahat na ito ay itong pag-decide niya na ito ay hindi ay talaga yung paglilingkod niya na pinapakita niya dun sa amo niya ay talagang pagiging bond servant na talagang matindihan na, no? Hindi to basta-basta na paglilingkod, hindi nito yung pagiging alipin na sa ilang taon lang, ito talaga panghabang buhay na. Naaintindihan dapat ng tao, no, naiintindihan niya na talagang yung gagawin niyang hakbang na ito na pag-continue na paglilingkod sa kanyang amo ay talagang panghabang buhay na, hanggang kamatayan na talaga to, no? Pwede niya pa rin harapin yung mga pagkakataon na naging alipin siya na marahil wala siyang makain, wala siyang mahigaan, o no, na matindi yung inuutos sa kanya. Naiintindihan niya, naharapin niya ito, pero dahil sa kanyang pagmamahal dun sa kanyang amo, dun sa kanyang pinaglilingkuran, pinili niya pa rin na magstay doon, no, na maglingkod pa rin dun sa kanyang amo. At ang tawag doon ay pagiging bond servant, no? At para lang makita ng lahat, no, maging aware ang lahat, nabubutasan yung tenga niya dun sa tapat ng harap ng pintuan ng kanyang ng bahay ng kanyang amo. Anumang paglilingkod na gagawin niya, anumang paghihirap na dadanasin niya, hindi siya pwedeng magreklamo kasi kinomit niya na yung buhay niya dun sa kanyang amo. At syempre, hindi naman basta-basta papabayaan ng amo niya. Para mapakinabangan siya, talagang iingatan din siya, no? Makaka-receive rin siya ng pangangailangan. Pero all suffering or hardship would be endured in silence. Anumang paghihirap na dadaanin niya, no, anumang pagtitiis, hindi siya pwedeng magreklamo. He will endure it in silence. Pagtitiisan niya lang iyon ng matahimik, no? At ang bond servant, wala na katulad ng nabanggit, at alam natin niya na ang lahat ng alipin ay wala ng karapatan sa sarili, kundi yung lahat na magiging kilos niya ng buong buhay niya ay nakasalalay na dun sa desisyon ng kanyang ama. At bakit napaka-importante nito sa panahon ngayon, no? Sa Christian community ngayon, no? Sa lahat ng mananampalataya ng Panginoon, bakit napaka-importante ito? Kung napapansin nyo, yung
mundong kinagagalawan natin ngayon eh, patindi na ng patindi, pasama na ng pasama. Marami nang lumalabas na rights, no, yung mga human rights activists, mga animal rights activists, no, yung mga food rights activists. No, yung pinaglalaban niyo yung karapatan, yung kalayaan ng isang bagay o ng tao, no, yung mga LGBTQ+, no? Dati LGBT. Ngayon LGBTQ, tapos meron ng plus rin. No, dumami na yung karapatan ng kung ano-ano, no, na pinaglalaban ng mga tao na kailangan ano, equal yung pagtingin niyo sa amin mga ganyan. Dapat ano, iniingatan niyo ganito, ganito, pinaglalaban yung karapatan niyo at kalayaan ng isang bagay na to the extreme, no, hindi na yung normal, to the extreme na. No, at madalas natin yung makikita sa ibang bansa, no. Dito naman di ganun kalala, pero sa ibang bansa napaka tindi ng pagkikipaglaban nila sa kanilang karapatan. Anong oras na ba? Baka napapahaba na po ako. Nako, may oras pa. At natatawa nga ako minsan, may nakita ako sa ano, sa Facebook. Sabi doon, sa dami-dami na ng mga human rights activists, kung ano-ano mga activists, baka daw banda-banda roon, no? Pag nagkaroon daw ng zombie apocalypse, baka pati zombie magkaroon na ng karapatan. Na may mga meron ng lumabas na zombie rights activists, no, sa tindi ng pakikipaglaban ng mga tao sa mga kung ano-anong karapatan, no. At minsan nilalaban rin yun ng tao sa harap ng Diyos, yung karapatan nila bilang tao sa harap ng Diyos, no, na hindi sila yung attitude na iyon eh hindi yung pag hindi nila pinapakita yung pagpapasakop sa Diyos, kundi yung attitude na parang sila yung dapat masunod. Dapat sila yung sundin ng Panginoon. Nakakalungkot, pero may lumalabas ding mga ganyan. No, imbis na maging lingkod ng Panginoon, mas nagiging lingkod pa ng Diyos ay yung mga lingkod niya. Mas pinipilit pa nila na sumunod ng Panginoon sa kanila. No, at ang nakakalungkot, marami nang lumalabas na ganyan. Pero sa Filipos chapter 5, Filipos chapter 2. Filipos chapter 2 verse 5. Isa na ito sa pinakamagandang example ng pagiging alipin. Filipos chapter 2 verse 5. Sabi dito, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw niyo, kahit nasa kanya ang katangian ng Diyos. Hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Pinakamagandang example ng pagiging pagpapakumbaba ng sarili, pagiging alipin ng Panginoong Jesus. Even though meron siyang kapangyarihan, kahit alam niya na makapangyarihan na Diyos siya, inalis niya iyon, ibinaba niya ang kanyang sarili para lang mapaglingkuran tayo. Para lang maligtas tayo sa pagkakasala natin. At napakatindi yung pinakita ng Panginoong Jesus. Sa English nga, mababanggit dito yung salitang bondservant. Babasahin ko po. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Sabi dito, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant. And being made in the likeness of men, being found in appearance of man, as a man, humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Sabi doon, taking the form of a bondservant. No? Alam niya yung kakaharapin niyang, alam ng Panginoon yung kakaharapin niyang pagsubok. But still, he chose to be a bondservant para lamang sa kaloob, masunod ang nais ng Panginoon, para din sa pagmamahal sa atin. Alam niya na hindi lahat ay makakilala sa kanya, but still he chose to obey the will of the Lord.
pinili niya pa rin yung sumunod. Kahit alam niyang mahihirapan siya, nakukutsain siya, na maraming magkakasala pa rin sa kanya, he still choose to follow. Nanatili pa rin siyang, inalis pa rin niya yung pagka-Diyos niya, talagang naglingkod. Bumaba dito sa lupa para suparin yung kalooban ng Panginoon. Napakatindi. At yun yung example na dapat makuha natin sa panahon ngayon. At noon pa naman, hanggang ngayon, yun ang magandang example. No? Na magkaroon ng, para makommit mo yung lifestyle ng pagiging isang bondservant. Yung example na pinakita ng Panginoong Jesus. At, ano ba yung mga characteristics para maging isang bondservant? Ano ba yung mga pag-uugali no, ng isang bondservant? Nabanggit lang tayo ng ilan ng mga anim na qualities ng isang bondservant. No, at makita natin kung meron ba tayong mga ito o kung kumpleto ba tayo o kung kulang pa rin tayo. Kasi many say that maraming nagsasabi na Kristiyano sila, tagasunod sila ng Panginoon. Pero hindi naman talaga tunay na tagasunod at sinusunod pa rin yung kanilang sarili. Ngayon makita natin, no, ayon sa kanyang salita, kung talaga bang masasabi nating alipin tayo ng Diyos o alipin pa rin tayo ng ating sarili. So una sa anim na mga qualities ng isang bondservant ay yung kasipagan, diligence. No, yung persistent and careful work or effort sa isang bagay o sa isang gawain. Yung bondservant, no, nagtatrabaho yan from sun up to down, no, buong araw 24/7 siyang naglilingkod without any complaint, without any murmurings, na walang anumang reklamo, anumang pag-iinda ng kanyang paghihirap, no. At nais niya talagang matupad yung lahat ng utos ng kanyang amo. Lais niyang masunod lahat ng utos ng kanyang amo. Ngayon sa 6:17, basahin po natin 'to. Deuteronomy chapter 6 verse 17. Babasahin ko na lang po siya sa English. Sabi dito, you must diligently obey the commands of the Lord your God, all the laws and decrees He has given to you. Sabi nun, you must diligently obey the commands of the Lord your God. Tayo po ba? E talaga nakasunod ng maigi sa salita ng Diyos. Nakasunod po ba tayo ng talagang tamang-tama sa salita ng Diyos? Sabi doon, you must diligently obey. Not just obey, hindi lang pagsunod, kundi talagang titindihan mo yung pagsunod. Diligently obeying the word of God. Isa pa po, sa Psalms chapter 19. Psalms chapter 119. Sorry po. Psalms chapter 119. Verse 4 to 7. Babasahin ko po ulit siya sa English. No? Psalms chapter 119 verse 4 to 7. Sabi dito, you have ordained your precepts that we should keep them diligently. Oh, that my ways be established to keep your statutes. Then I shall not be ashamed when I look upon your commandments. I shall give thanks to you with uprightness of heart when I learn your righteous judgment. Sabi doon, binigay ng Panginoon ang kanyang mga utos. At sabi doon, that we should keep them diligently. Sa Tagalog, sabi ito, binigay niyo sa amin ang inyong mga tintunin upang ito'y matapat naming sundin. No, hindi lang sundin, dinuktungan ng matapat bago yung salitang sundin, matapat nating sundin yung salita ng Diyos. Isa pa po, sa unang Korinto, chapter 15, verse 58. Ito, alam po natin ito. Sabi dito, masahin ko po ito sa English. So, my dear brothers and sisters, 1 Corinthians chapter 15, verse
58. So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Ang ganda ng pagka-translate dito. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Dun sa always work enthusiastically for the Lord, sa King James Version, sabi dun, always abounding in the work of the Lord. Yung salitang abounding, ang ibig sabihin po nun ay talagang highly productive. Yun, highly productive sa anumang ginagawa. No, iba yung pagiging productive dun sa highly productive. Kasi nasabi dito sa verse na ito, kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, we must be highly productive. Na talagang naglilingkod ng matindi sa kaharian ng Diyos. At makita natin, katulad ng sinabi dun sa bandang dulo ng verse na ito, lahat ng gagawin natin para sa Panginoon ay hindi magiging sayang. Sabi dun, nothing you do for the Lord is ever useless. Walang bagay na gagawin mo sa Panginoon na magiging useless, magiging sayang. Pero dapat tandaan natin na maglingkod tayo ng matindi, no? Na talagang buong puso tayo maglingkod sa Panginoon nang sa ganun ay hindi ito maging useless. No? So, meron ba tayo nun, no? Yung pagiging diligent sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa ay courage, lakas ng loob. No? The ability to do something that frightens one. No? Strength in the face of pain or grief. Sabi doon, yung courage, yung paggawa ng isang bagay na kinatatakutan ng isa, no, o ng iba, no, o kalakasan sa harap ng pagtitiis o ng kalungkutan, no, sa paglilingkod, no, ng isang bondservant, meron talaga, makaharap ka talaga ng utos na medyo mahirap, na medyo hindi mo kakayanin, na medyo parang hindi ko ata tanggap tong utos na ito, medyo mahirap, parang hindi ko ata kakayanin to, na may kakaharapin niyo. At sigurado yun sa mga alipin, no? Tao lang po tayo, hindi tayo superhuman, hindi tayo superhero. No, may mga limitation po tayo at madalas na nakaramdam ng limitation na yun ay yung mga servant, no? Pag inutusan sila ng matindi-tindi, no? Pagdating sa kasalatan, hindi sila makakain ng ilang araw, o minsan hindi sila pinapatulog, o minsan may papagawang utos na hindi nila kakayanin, no? Pero dahil sa katapangan, no, at pagdedikasyon sa paglilingkod, magagawa yung utos na ipagagawa sa kanila. Sa Joshua chapter 1 verse 9. Joshua chapter 1 verse 9. Anong oras na po ba? Ilang minuto na lang. Mukhang puputulin na lang po ulit natin. Putulin na lang po ulit natin. Joshua chapter... Oh, tama po. Putulin na lang po natin ulit at baka mag-overtime na naman tayo. Joshua chapter 1 verse 9. Sabi dito, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go." Ano man ang ating gawin, no? Ano man ang maging pagsunod natin sa... Ano mang pinagagawa sa atin ng Panginoon, huwag tayong maging takot. Huwag tayong matakot na sundin yung nais ng Panginoon, kundi maging matapang. At sabi nga dito sa salita ng Diyos, kasama natin ang Panginoon saan man tayong magpunta. Ano man ang ating gawin, kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. No? And it's a command, no, na maging matapang tayo. Isa pa po sa 1 Corinthians 16 verse 13. Be on your guard. 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Be on your guard, stand firm in the faith, be men of courage, be strong. Sabi doon, be men of courage, no? And be strong, maging matapang, maging malakas, no? At sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, sabi dito, be strong of good courage. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them, for the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you
nor forsake you. We have all the reason to be courageous. Nasa sa atin ang lahat ng dahilan para maging matapang. Napakadami nating basahin lang natin yung bandang umpisa ng Biblia. Makita natin yung mga dahilan para maging matibay tayo, maging matapang tayo. Na huwag tayong maging mag-alala. Bakit? Kasi kasama natin palagi ang Panginoon. No? At sa pagsunod sa kanyang mga utos, lagi natin siyang kasakasama din. Siya lang yung iba kasing mga amo, no? Utusan ka lang, papabayaan ka na. No, bahala ka na niya, basta sundin mo yung utos ko. Pero ang Panginoon kakaiba. Pag inutusan niya tayo o meron siyang pinagawa sa atin, sasamahan niya pa tayo. Papalakasin pa niya tayo. Bibigyan pa niya tayo ng lakas para magawa yung nais niyang, yung utos niya sa atin. No? Kaya, ihinto na po muna tayo doon. No? At pagpapatuloy po natin yung pag-aaral bukas. Medyo bitin pero pagpatuloy na lang po natin. No? Salamat sa Panginoon. Kung medyo hindi nyo nakuha, reviewin nyo na lang po ulit yung video. At nawa ay maintindihan natin at maisabuhay natin yung sinasabi ng kanyang salita. So tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Purihin kayo, Panginoon, sa mga pagbibigay linaw ng inyong salita. Medyo pitin, Panginoon, yung aming pag-aaral ngayon. Gayon pa man, patuloy kami nagpapasalamat dahil may mga pagkakataon pa kami. Maraming pagkakataon pang binibigay niyo sa amin para mapag-aralan ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ang aming mga narinig namin ngayon ay tumanim sa aming puso at isipan nang sa ganon ay maisagawa namin, maisabuhay namin sa pang-araw-araw, Panginoon. Purihin kayo, kayong dapat na madakila, kayo lamang, Panginoon, ang nais na ang dapat maitaas, O God. Tunay nga, Panginoon, salamat dahil ibinaba niyo ang inyong sarili para lamang maayabot kami. Kinuha niyo yung form ng pagiging bondservant na alam yung mangyayari at maraming, alam niyo rin, Panginoon, na maraming magkakasala sa inyo, maraming hindi maniniwala sa inyo, maraming hindi mananampalataya sa inyo. But still, pinagpatuloy niyo, Panginoon, ang pagsunod sa kalooban ng inyong Ama. Purihin kayo, Panginoon, nawa magkaroon kami rin ng ganong puso, O God, puso ng isang bondservant bilang inyong mga anak. Purihin kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, pagpapatuloy po natin ito bukas. Pasensya na po, bitin. Ayaw ko na sanang mag-overtime kasi Sunday ngayon at alam ko pong merong mga kanya-kanyang dapat gawin ng lahat ng mananampalataya sa iba't ibang church. God bless po sa bawat isa. Sa inyo po ang lahat ng sa Panginoon po ang lahat ng papuri. No? To God be the glory po. Kita-kita po sa bukas.